What's up sa inyo mga idol? So again, we're back on two wheels. Welcome back to my channel. So today, kakaibang adventure naman ang gagawin natin. Since natataon na papunta ng Halloween. So medyo may kakatakutan at kakripihan yung gagawin natin ngayong hapon. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Okay mga idol, so dumaan muna ako dito sa tindahan ng kaibigan ko, tropa natin sa HRH Vulcanize dito sa Diversion Road. Kung may mga kailangan kayong mga vulcanizing ni, kung naflatan kayo, butas ang gulong nyo, pwede kayong dumaan dito. So ayan, kidnapin muna natin yung isang tropa natin para magpasama ako doon sa pupuntahan natin. Yung vlog natin ngayon is kakaiba, kaya kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng tropa, so damay-damay na to. So tara, let's go, samahan nyo ako. So ayan mga idol, nakidnap na natin tropang Hervey. Sasamahan niya tayo since nakakatakot yung vlog natin ngayon. Yung pupuntahan natin is matagal na itong abandon. Isang government project na hindi natuloy. Malaking structure in the middle of nowhere. So since Halloween ngayon, ito yung special gift ko sa inyo mga idol. Dito. Dito. Kumuha na siya ako. Oh, ito yung daanan. So, kung nakikita nyo, dyan sa gitna, ayan, yun, hindi ko maturo eh, kasi, malubak yung daan eh. So, ayan, basta dyan, kung nakikita nyo, may parang malaking structure, parang dome, or sports complex, dyan tayo pupunta. Matagal na yan, 90s pa ata na project yan ng government yan. Kaso di natapos at hindi talaga na-occupy. So malamang sa malamang, may mga namamahay na kung tawagin hindi natin kauri. So ayan, bukan natin pumunta dyan. Mahirap pala ang daan papasok. Actually, hindi namin alam kung dito ba talaga yung daanan papunta sa yung dome. So, hopefully tama tong dinadaanan namin. Kaya na, di ba, Bart? So, ayan. Off-road. Ito yung punta natin. Left side namin, ito na yung pinakamalapit na siguro subukan namin kung may mga papasok na daanan kahit pang tao lang, so subukan natin pasukin ng structure na yan.
diba? So ayan, tingnan nyo. So nasa likuran ko na yung sinasabi kong structure. So ito, malaki. Malaking sports complex or dome. Isang government project na hindi natapos. I think it's 90s kung hindi ako nagkakamali. 90s to ginawa. Pero since nagpalit ng administration yung city at iba na yung iba na yung namamahala. So hindi natapos yung project. So it hasn't been occupied or it hasn't been used for how many years. So alam naman natin kung hindi inoccupy ng tao, pwede ibang mga taga ibang dimension yung mga nag-occupy. So ayan, kahit actually tumatayo yung balibo ko dito eh. Nakakatakot kahit tirik na tirik yung araw. Iba yung feeling. Pero para sa inyo mga idol, gagawin namin to. Kahit first time ko, adventurous ako na tao pero sa hindi ganitong bagay. So para sa inyo, since Halloween ngayon, gagawin namin to para sa inyo mga idol. Puro may nakaharang sa daanan. Napakatahimik. So silipin natin guys. Silipin natin ito sa loob. Sa pag-iikot namin may na-discover kami na mga kakaiba. So ito yung unang ebidensya natin na talagang may mga kababalaghan na nangyayari dito. Ito yun o. Evidence number 1. Alright, so mga idol, wala naman talagang kakaiba. Actually, may caretaker nga, nakausap natin kanina. Tigil tong project 2001. At ever since, wala nang progress itong project na to. As you can see naman, mga idol, malinis naman yung surroundings. Kasi minimaintain nila na malinis pa rin yung loob. Sa loob mismo ng dome, hindi nila pinapayagan pumasok yung mga tao kasi may mga ahas daw na nirahan. Since wala talagang pumapasok sa loob, malaki ang chance na doon tumira yung mga ahas. So ayaw naman natin na pagalitan tayo ng caretaker. Kaya ayan, sumunod lang tayo. Hanggang dito lang tayo sa labas. Actually, hindi naman nakakatakot kasi may mga tao. Madami sila dito eh. Actually, isang pamilya sila nakatira dito. Sayang lang tong project na to kasi hindi natapos. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, smash that subscribe button at i-hit mo din yung bell button para ma-notify ka agad pag may bago akong upload. Kita-kita sa susunod na vlog. Peace!